May bagong misyon ang harapin ni Iris sa kaso ng pagtatangka ng isang ama na patayin ang kanyang sariling anak. Hindi tumitigil si Dennis sa pag-imbestiga kang Mr. Santos na hindi siya maniwala nito na inosente si Mr. Santos. Sinabi pa nito ni Dennis na sabihin na niya ang katotohanan na siya mismo ang tumulak sa hagdanan upang mamatay ang anak nito. Pero dinideny pa rin ito ni Mr. Santos na hindi niya kayang patayin ang kanyang sariling anak at wala siyang kalalaman nito sa paghulog ng hagdanan. Ang sabi pa ni Mr. Santos, pagkatapos nilang mag-ehersisyo nito, nagpaalam na siya sa kanyang anak na umalis lamang dahil nag-aya ang kanyang kaibigan na uminom nito. Nagulat na lamang siya nang tumawag ang kanyang asawa na sa hospital na ang anak. Pero hindi pa rin kumbinsi si Dini sa lahat ng pinagsasabi nito. Ang kanyang paniwalaan ang sabi ng bata na tinuro siya nito na ang kanyang sariling ama ang tumulak sa kanya sa hagdanan. Pumunta kagad si Iris at si Andrew sa hospital upang mag-imbestiga nito kang Mrs. Santos. Sa pagdating niya, sinabihan niya si Mrs. Santos na huwag maniwala sa lahat ng sinasabi ni Rico dahil siya isang reporter. Sabi ni Iris kang Rico, hindi niya pinipiling gumawa ng isang balita at itong kaso na ito, interesado pa siya. Nakiusap si Iris sa kanyang kaibigan na umalis na lamang sandali sapagkat mayroon siyang mahalagang katanganungan nito kang Mrs. Santos. Nagsimula na magtanong si Iris kang Mrs. Santos. Ang sabi ni Mrs. Santos nito kang Iris, hindi kayang magsinungaling ang kanyang anak. Tinanong ni Iris nito kang Mrs. Santos kung kumusta ba ang relasyon ng mag-ama. Hindi ba sinasaktan ng kanyang asawa ang kanyang anak? Ang sabi na lamang ni Mrs. Santos, walang problema ang kanyang pamilya at maayos ang relasyon ng mag-ama. Tinanong naman ulit ni Iris kang Mrs. Santos kung mayroon bang insurance ang anak nito. Ang sabi ni Mrs. Santos, meron. Samantala, kinumusta ni Rico kang Andrew ang kaso ng isang ama na gusto niyang patayin ang kanyang anak. Walang masabi si Andrew sa kaso na kanilang hinahawakan. Ang sabi ni Rico, gumagaling na sa pagsagot si Andrew sa kanya at gumagaya na ito sa katalinuhan nila Iris at Dennis. Ang sabi ni Andrew, nag-iingat lamang siya sa lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. At baka ano naman ang isusulat ni Rico sa mga article nito dahil siya ay isang reporter. Dahil sa mga sinisulat na article ni Rico, nahikayat siya na lumipat sa korso ng isang pulis. Nagtanong si Rico kung anong article ang nasabi ni Andrew tungkol sa Corazon Murders noong 2004. Ang sabi ni Andrew, yun ang pinaka-worst na krimen, ang sabi ni Rico. Ang sabi pa ni Andrew, walang matinong pagsosolve ng krimen ang bansang Pilipinas. Kaya't siya, gusto niyang isosolve ang ganyang mga krimen na isang misteryo, katulad ng isang Corazon Serial Killer. Ano kaya ang misteryong nakababalot sa Corazon Murders? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you!